Bukidnon State University is a special place for teaching and learning. Its vision is to become a premier institution of innovative and ethical leaders for sustainable development. Its mission: the university shall primarily provide advanced education, higher technological, professional instruction, and training in the fields of education, arts and sciences, public administration, information technology, accountancy, law, and other relevant fields of study. It shall also promote research and extension service and provide progressive leadership in its areas of specialization. Buksu Quality Policy. Bukidnon State University is committed to produce globally competitive and responsible graduates through excellent instruction, responsive research, sustainable extension, and quality production for the highest satisfaction of its stakeholders. Bukidnon State University. Educate, innovate, lead. TXBU 104.5. TXBU 104.5. This is 104.5. TXBU 104.5. Hi, mga classmates sa kahanginan! Arat na sa Radyo Eskwela! Iandam ang inyong mga radyo, cellphone, bopen o papel. Ug ayaw kalimti ang paghugas sa kamot o pagsuot sa face mask sa dili pa magsugod ang klase. Para siguradong safe ka o nakatuon pa. Maminaw o makita ita uban atong mga teachers sa kahanginan. Matag Martes o Huwebes, alas 3 sa hapon, dinhi sa inyong paboritong estasyon, TXBU 104.5 FM. O streaming live sa DXBU 104.5 FM official Facebook page. O ALS 2.0 Malaybalay official Facebook page. Radyo Eskwela, magtuon ta! Alang sa mga pangutana, komento o suwestyon, i-contact ang RBI Radyo Eskwela sa numero 0936-600-3197 o 0961-785-2062. Mayong hapon, classmate! Alas stress na! Iandam na nato atong kaugalingon alang sa pagpaminaw sa atong klase diri sa Radyo Eskwela. Excited na kaayo ko, ug ako naghinaot, ikaw excited po sa atong klase karon. Andaman ang mga gamit pang sulat, ug ayaw kalimti ang mga importante nga detalye sa karon nga lesson. Oh, nana si teacher, maminaw na ta! Ang kawanihan ng alternatibong sistema ng pag-aaral ng kagawaran ng edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nangipilang ito, DXBU 104.5 FM, ay naghahandog ng isang palatuntunang panradyo na pinamagatang Pasahod at Benepisyo ng Manggagawa. Magandang araw, mga suging tagapakinig. Bago tayo mag-aral, pakinggan natin ang Alam Mo Ba? Alam mo ba na ang minimum wage ay itinakda ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board? Alam mo ba na ang pagtatrabaho ng lampas sa oras ay may karampatang bayad? Alam mo ba na ang SSS, GSIS at PhilHealth ay mga ahente sa mga manggagawa? Alam mo ba na ang bawat manggagawa ay may leave credits? Alam mo ba na may iba't ibang batas ukol sa benepisyo ng mga manggagawa? Alam mo ba na ang minimum wage o pinakamababang pasahod ngayon ay di bababa sa 280 pesos? Ating narinig, ang bawat manggagawa raw ay may benepisyong tinatanggap. Sino raw ang nagtatakda ng minimum wage? Magkano ba ito? Para sa iyo,
Sapat na ba ang minimum wage na ito? Yan ang mga tanong na sasagutin sa programang ito. Maiparirinig ako sa inyo na isang awit. Kaugnay ito ng ating paksa ngayon. Narito ang isang usapan ng mga bagong empleyado ng isang kumpanya at ng Human Resource Management Officer. Pakinggan ninyo. Magandang araw sa inyo mga kasama. Malugod namin kayong tinatanggap sa kumpanyang Black and White Incorporated. Ako nga pala ang inyong Resource Management Officer. Sana'y maging maayos ang ating pagtratrabaho. Mangyayari lamang iyon kung tayo'y may pagkakaintindihan at maayos na pagsasamahan. Opo, sir. At bilang bagong empleyado, ibig ko pong malinawan ang mga patakaran ng ating kumpanya. Naniniwala po kasi ako na ang nagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Tama nga iyon, Alain. Ganito ang mga patakaran sa kumpanyang ito. Una, dapat kumpleto lagi ang uniforme at nakakabit ang inyong ID card. Ikalawa, makapagtrabaho tayo ng 8 oras sa loob ng 5 araw. At ang ikatlo, sikaping makapasok kung may mga bigla ang dagdag na gawain. Paminsan-minsan lamang ito. Maliwanag ba sa inyo? Opo, sir! Ok, may ibig pa ba kayong malaman? Hoy, Jane, magtanong ka naman. Naku, nahihiya ako, Alain. Ikaw na lang. Sir, may gusto pa po akong itanong. Maliwanag na po sa amin ang aming mga gawain. Pero, may isa pa po akong tanong. Maaari po bang malaman kung ano pa ang ibang binipiso namin? Naku, Alain, nakakahiya naman ang tanong mo. Siyempre naman, may mga binipiso tayo. Di po ba, sir? Mayroon nga, Jane. Diba, pinakuha namin kayo ng SSS? Ipaghuhulog namin kayo buwan-buwan. Ano po ba ang binipisyo namin sa SSS? Pwede kayong makakuha ng binipisyo sa pagpapa-ospital kung maaksidente kayo sa oras ng pagtratrabaho. Iyan ay nakasaad sa Artikulo 185 ng ating Kodigo sa Paggawa. Sir, kapag po ba di ako nakapasok sa trabaho, ay mababawasan po ba ang aking sahod? Depende yan, Jane, kasi may sick leave at vacation leave kayo. Pwede ninyong gamitin iyan, subalit hanggang 15 araw lamang ang palugit nito. Ang susunod pa doon ay babawasan na sa inyong sahod. Sir, paglilinaw lang po. Kasi may kapitbahay po kaming baldado. Wala pong naitulong ang kumpanya nila. Ganoon din po ba dito? Alam mo kasi, Alain, ayon sa Artikulo 191 ng Kodigo sa Paggawa, sila na ang sasagot dyan. Kung ang pagkabaldado niya ay bunga ng pagtratrabaho, maaari siyang makatanggap ng bayad mula sa SSS o GSIS. Baka naman may ibang dahilan pa ang pagkabaldado ng kapitbahay mo, Alain. Ganun po ba, sir? Paano naman po kapag namatay? Nako, kapag namatay, syempre may benepisyo pa rin ang pamilya mo, hindi nilang ikaw. Kaya lang siguraduhin nyo na ang beneficiary ay yung legal na asawa, hindi yung ikalawa ha. Hindi rin pwedeng kumuha ng benepisyo ang ikalawa. Maliwanag ba? Sir, paano po kung yun ang gusto niyang ilagay? Jane, mahirap yan. Kasi dapat may maipakitang mga legal na papeles o dokumento bago makuha ang benepisyo. Gaya ng marriage contract. Para mas madali, ang gawin ninyong beneficiary o tagapagmana ay ang mga asawa ninyo o mga anak. Sa mga binata o dalaga naman ay yung mga magulang ninyo. Tama po kayo, sir. Kasi po, may kakilala akong nagkaproblema ukol dyan. May asawa at anak siya. Pero hindi makakuha ng pensyon ang asawa niya dahil ang nakalagay ay ang magulang niya. Kailangan pa ng mahabang proseso bago maiayos. Maraming papeles ang inayos bago napalipat sa asawa niya. Kaya nga, habang maaga, dapat asikasuhin ang mga bagay na ganyan. Hindi tayo nakakatiyak kung ano ang maaring mangyari sa atin sa araw-araw. Sa maikling salita, hindi natin hawak ang ating buhay. Sige po, sir. Susundin po namin ang inyong payo. Sir, paano nga pala po kapag may overtime kami sa trabaho? Siyempre, lahat ng overtime may karampatang bayad. Nakasaad yan sa Artikulo 93, yan ang Kodigo ng Paggawa. Maliwanag na ba? Opo, sir. Salamat po. Oh,
Para mas lalo kayong matuwa, magmeryenda muna kayo. Pero bawas yan sa sweldo, ha? Sir naman, di pa nga kami nag-uumpisa, may bawas na kagad? Biro lang, kayo naman. Sana nakatulong sa inyo ang usapang narinig. Na itatak sana nito sa inyong isipan na ang bawat manggagawa ay may iba pang benepisyo bukod sa regular na sweldo. Natandaan niyo ba na may karapatan din sa leave credits, may kaukulang bayad sa overtime, may mga benepisyong matatanggap mula sa SSS o GSIS man. Higit sa lahat, may mga karapatan ang mga manggagawa na dapat gamitin at pangalagaan. Sa lahat na nakinig ng palatuntunang ito, maaari kayong magtanong sa mga kasambahay o kakilala ninyo na may trabaho ukol sa iba pang mga benepisyo. Muli, ito ang inyong radio teacher. Inyong napakinggan ang isang palatuntunang panradyo na inihanda ng Kawanihan ng Alternatibong Sistema ng Pag-aaral ng Kagawaran ng Edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nanghimpilang ito, DXBU 104.5 FM. Tangi sa pagbalik ang replay sa maong lesson karong hapuna. Hi mga classmates sa kahanginan! Arat na sa Radyo Eskwela! Iandam ang inyong mga radyo, cellphone, bopen o papel. Ug ayaw kalimti ang paghugas sa kamot o pagsuot sa face mask sa dili pa magsugod ang klase. Para siguradong safe ka o nakatuon pa. Maminaw o makita ay tauban atong mga teachers sa kahanginan. Matag Martes o Huwebes, alas 3 sa hapon, dinhi sa inyong paboritong estasyon, DXBU 104.5 FM. Ug streaming live sa DXBU 104.5 FM official Facebook page. Ug ALS 2.0 Malaybalay official Facebook page. Radyo Eskwela, magtuon ta! Alang sa mga pangutana, komento o suwestyon, i-contact ang RBI Radyo Eskwela sa numero 0936-600-3197 o 0961-785-2062. Ang Kawanihan ng Alternatibong Sistema ng Pag-aaral ng Kagawaran ng Edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nanghimpilang ito, DXBU 104.5 FM, ay naghahandog ng isang palatuntunang panradyo na pinamagatang Pasahod at Benepisyo ng Manggagawa. Magandang araw mga suking tagapakinig. Bago tayo mag-aral, pakinggan natin ang Alam Mo Ba? Alam mo ba na ang minimum wage ay itinakda ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board? Alam mo ba na ang pagtatrabaho ng lampas sa oras ay may karampatang bayad? Alam mo ba na ang SSS, GSIS at PhilHealth ay mga ahensya sa mga manggagawa? Alam mo ba na ang bawat manggagawa ay may leave credits? Alam mo ba na may iba't ibang batas ukol sa benepisyo ng mga manggagawa? Alam mo ba na ang minimum wage o pinakamababang pasahod ngayon ay di bababa sa 280 pesos? Sa ating narinig, ang bawat manggagawa raw ay may benepisyong tinatanggap. Sino raw ang nagtatakda ng minimum wage? Magkano ba ito? Para sa iyo, sapat na ba ang minimum wage na ito? Yan ang mga tanong
na sasagutin sa programang ito. Maiparirinig ako sa inyo na isang awit. Kaugnay ito ng ating paksa ngayon. Narito ang isang usapan ng mga bagong empleyado ng isang kumpanya at ng Human Resource Management Officer. Pakinggan ninyo. Magandang araw sa inyo mga kasama. Malugod namin kayong tinatanggap sa kumpanyang Black and White Incorporated. Ako nga pala ang inyong Resource Management Officer. Sana'y maging maayos ang ating pagtratrabaho. Mangyayari lamang iyon kung tayo'y may pagkakaintindihan at maayos na pagsasamahan. Opo, sir. At bilang bagong empleyado, ibig ko pong malinawan ang mga patakaran ng ating kumpanya. Naniniwala po kasi ako na ang nagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Tama nga iyon, Alain. Ganito ang mga patakaran sa kumpanyang ito. Una, dapat kumpleto lagi ang uniforme at nakakabit ang inyong ID card. Ikalawa, makapagtrabaho tayo ng 8 oras sa loob ng 5 araw. At ang ikatlo, sikaping makapasok kung may mga bigla ang dagdag na gawain. Paminsan-minsan lamang ito. Maliwanag ba sa inyo? Opo, sir! Ok, may ibig pa ba kayong malaman? Hoy, Jane, magtanong ka naman. Naku, nahihiya ako, Alain. Ikaw na lang. Sir, may gusto pa po akong itanong. Maliwanag na po sa amin ang aming mga gawain. Pero, may isa pa po akong tanong. Maaari po bang malaman kung ano pa ang ibang binipiso namin? Naku, Alain, nakakahiya naman ang tanong mo. Siyempre naman, may mga binipiso tayo. Di po ba, sir? Mayroon nga, Jane. Diba, pinakuha namin kayo ng SSS? Ipaghuhulog namin kayo buwan-buwan. Ano po ba ang binipisyo namin sa SSS? Pwede kayong makakuha ng binipisyo sa pagpapa-ospital kung maaaksidente kayo sa oras ng pagtratrabaho. Iyan ay nakasaad sa Artikulo 185 ng ating Kodigo sa Paggawa. Sir, kapag po ba di ako nakapasok sa trabaho, ay mababawasan po ba ang aking sahod? Depende yan, Jane, kasi may sick leave at vacation leave kayo. Pwede ninyong gamitin iyan, subalit hanggang 15 araw lamang ang palugit nito. Ang susunod pa doon ay babawasan na sa inyong sahod. Sir, paglilinaw lang po. Kasi may kapitbahay po kaming baldado. Wala pong naitulong ang kumpanya nila. Ganoon din po ba dito? Alam mo kasi, Alain, ayon sa Artikulo 191 ng Kodigo sa Paggawa, sila na ang sasagot dyan. Kung ang pagkabaldado niya ay bunga ng pagtratrabaho, maaari siyang makatanggap ng bayad mula sa SSS o GSIS. Baka naman may ibang dahilan pa ang pagkabaldado ng kapitbahay mo, Alain. Ganun po ba, sir? Paano naman po kapag namatay? Nako, kapag namatay, syempre may benepisyo pa rin ang pamilya mo, hindi nilang ikaw. Kaya lang siguraduhin nyo na ang beneficiary ay yung legal na asawa, hindi yung ikalawa ha. Hindi rin pwedeng kumuha ng benepisyo ang ikalawa. Maliwanag ba? Eh sir, paano po kung yun ang gusto niyang ilagay? Jane, mahirap yan. Kasi dapat may maipakitang mga legal na papeles o dokumento bago makuha ang benepisyo. Gaya ng marriage contract. Para mas madali, ang gawin ninyong beneficiary o tagapagmana ay ang mga asawa ninyo o mga anak. Sa mga binata o dalaga naman ay yung mga magulang ninyo. Tama po kayo, sir. Kasi po, may kakilala akong nagkaproblema ukol dyan. May asawa at anak siya. Pero hindi makakuha ng pensyon ng asawa niya dahil ang nakalagay ay ang magulang niya. Kailangan pa ng mahabang proseso bago maiayos. Maraming papeles ang inayos bago napalipat sa asawa niya. Kaya nga, habang maaga, dapat asikasuhin ang mga bagay na ganyan. Hindi tayo nakakatiyak kung ano ang maaring mangyari sa atin sa araw-araw. Sa maikling salita, hindi natin hawak ang ating buhay. Sige po, sir. Susundin po namin ang inyong payo. Eh sir, paano nga pala po kapag may overtime kami sa trabaho? Siyempre, lahat ng overtime may karampatang bayad. Nakasaad yan sa Artikulo 93. Yan ang Kodigo ng Paggawa. Maliwanag na ba? Opo sir, salamat po. Para mas lalo kayong matuwa, magmerienda muna kayo. Pero bawas yan sa sweldo ha? Sir naman,
Di pa nga kami nag-uumpisa, may bawas na kagad. Biro lang, kayo naman. Sana nakatulong sa inyo ang usapang narinig. Naitatak sana nito sa inyong isipan na ang bawat manggagawa ay may iba pang benepisyo bukod sa regular na sweldo. Natandaan niyo ba na may karapatan din sa leave credits, may kaukulang bayad sa overtime, may mga benepisyong matatanggap mula sa SSS o GSIS man. Higit sa lahat, may mga karapatan ang mga manggagawa na dapat gamitin at pangalagaan. Sa lahat na nakinig ng palatuntunang ito, maaari kayong magtanong sa mga kasambahay o kakilala ninyo na may trabaho ukol sa iba pang mga benepisyo. Muli, ito ang inyong radio teacher. Inyong napakinggan ang isang palatuntunang panradyo na inihanda ng Kawanihan ng Alternatibong Sistema ng Pag-aaral ng Kagawaran ng Edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nanghimpilang ito, DXBU 104.5 FM. Dito nagtapos ang lesson para karong hapuna. Sa tanan nga naminaw ni ining RBI lesson, i-text ang inyong kompletong pangalan, barangay ug ang title sa episode nga inyong napaminawan karong hapuna sa numerong 0905-791-5739 o i-like ug bisitaha ang Facebook page sa ALS Malaybalay. Mao ang capital A L S space capital M small letters A L A Y B A L A Y ALS Malaybalay ug i-download ang electronic copy sa workbook para matubag ninyo ang mga pangutana kabahin sa atong lesson karong hapuna.